What is up guys? Welcome to my YouTube channel. Another unboxing video na naman tayo ngayon. Dahil itong si Xiaomi, naglabas ng bagong phone. Itong Mi 10T 5G. Isa itong gaming phone. Paano ko nasabing gaming phone? Kahit hindi naman itsurang gaming phone. Meron itong Snapdragon 865 at screen display na up to 144Hz. So mamaya guys, after ng unboxing, itetest natin to sa lahat ng games. Sa lahat ng mga sikat na games. Call of Duty, Mobile Legends, Genshin Impact, at yung pinakabagong laro ngayon, Wild Rift. So malalaman natin kung iinit siya dahil isiset natin ang settings sa pinakamataas. So usually kasi guys, pagka naka-ultra settings yung mga laro, umiinit talaga yung phone. So dito guys, mamaya malalaman natin kung kakayanin niya ba yung mga laro yun ng naka-ultra settings. Pero first, i-unbox muna natin to. So guys, sa halagang 20,000 pesos, mabibili mo na tong Mi 10T 5G. Actually guys, madalas tong mag-sale sa mga online shop dahil itong sa akin ay nabili ko lang sa halagang 18,000 pesos. At sa halagang 18,000 pesos, meron ka ng ganitong kalupit na specs. 64 megapixel AI camera, 144Hz adaptive sync display, Snapdragon 865, at 5,000 mAh battery na perfect for gaming. At bukod sa cellphone, may kasama din tong SIM ejector pin, headphone jack to USB adapter, manual and warranty card, antibacterial case, 33 watts charger, USB Type-C cable, at meron na rin naka-install na antibacterial screen protector dito sa cellphone natin. So kung wala ka pang budget para sa tempered glass, pwede na to pansamantagal. Pero ako, bumili na ako ng tempered glass sa Nilkin para siguradong safe ang ating screen. Ito palang Xiaomi Mi 10T ay may dalawang kulay, Lunar Silver at Cosmic Black. At ang napili natin syempre ay Cosmic Black dahil mahilig tayo sa black. At bago natin simulan itong gaming test natin, subukan na din natin itong camera kung gaano ba kalinaw itong 64 megapixel. At yan, kung mapapansin nyo itong makukuha natin guys, ang linaw din ng camera. Sobrang sulit na neto para sa 18,000 pesos. At pagdating naman sa video, meron itong 8K resolution na talaga namang napakalinaw. At kung nakulangan pa kayo sa linaw ng camera na ito, meron itong pro version na merong 108 megapixel na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Pero para sa akin guys, as a gamer, okay na tong 64 megapixel dahil ang habol ko lang naman dito ay yung Snapdragon 865. Kumbaga, bonus na lang tong malinaw na camera. At pagkatapos naman natin sa camera, punta naman tayo dito sa cellphone para ipakita ko sa inyo kung ano yung settings na gagamitin natin sa paglalaro ng mobile games. Ang brightness level natin ay 75%, volume natin 100%, ang color scheme na gagamitin natin ay original colors. At sa screen refresh rate naman, meron tayong tatlong pagpipilian. 144Hz, 90Hz, at 60Hz. So 144Hz kung makikita nyo, sobrang smooth ng swiping natin. At ganun din sa 90Hz, sobrang smooth din ng swiping. At pagdating naman sa 60Hz, medyo nabawasan yung smoothness ng pagsaswipe natin. Pero sa ngayon guys, itong 144 at 90Hz ay hindi pa natin magagamit sa paglalaro ng mobile games dahil ang mga nilalaro natin ngayon ay hanggang 60fps lamang. Kaya naman, hanggang 60Hz screen display lang ang gagana dito sa atin pag naglalaro tayo. Pero in the future, pag itong sila Wild Rift Moontoon ay nag-update, tinaasan ang FPS ng kanilang laro, doon natin magagamit itong 90Hz at 144Hz. Pag nangyari yon, hindi na natin kailangan mag-upgrade ng phone. Pero ang pipiliin pala natin dito guys ay 90Hz dahil ang 144Hz ay medyo malakas kumain ng battery. At dito naman sa Game Turbo, wala na tayo masyadong gagalawin. Dito sa GPU settings, hayaan lang natin yan sa default. At dito sa additional settings, itong enhanced visuals, increased contrast, and enhanced details for games. Ito lang ang gagalawin natin dahil mas gaganda yung graphics ng laro natin dito. Ayan, may apat tayong pagpipilian dito. Original, moderate, strong, and extreme. Ang pinakagusto ko lang dito ay itong moderate dahil yung strong, parang medyo bright lang siya pero kulang pa rin yung kulay at ito namang extreme ay oversaturated na.
At ang una pala nating itetest laruin ay itong Wild Rift. Pero bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang temperature ng ating phone. Ayan, kung makikita nyo dito sa dinownload kong app na phone temperature, 33 degrees Celsius ang temperature ng ating phone. At ang settings na gagamitin natin dito sa Wild Rift ay ultra high definition. So naka-high lahat yan guys. At nakaset din yan sa 60 FPS. At ayan guys, simulan na natin to. Hindi ko na i-re-record yung buong game dahil yung isang laro nito tumatagal ng 10 to 30 minutes. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga nangyari flash para makita nyo kung gaano siya ka-smooth. At ayan guys, so kung makikita nyo, sobrang smooth pa din ng gameplay. Walang kalag-lag. So kayang-kaya niya yung ultra settings nitong Wild Rift. At ayan guys, patapos na yung laro. At ayan guys, so victory tayo. Magagaling tong mga kakampi natin, kaya tayo nanalo. At ayan, MVP pa tayo. At after natin maglaro guys, eto na yung kanyang temperature, 37.7 degrees Celsius. So kayang-kaya niya nga yung Wild Rift, proven and tested. So normal lang yung ganyang temperature. Hindi tayo naka-experience ng overheat at kahit anong FPS drop dito kahit naka-ultra settings tayo. At guys, kung mapapansin nyo rin yung ating battery level from 100% down to 95%. So ang isang laro natin sa Wild Rift ay kumukonsume ng 5%. Pero depende sa tagal ng game yan. Kung mabilis, minsan 3% lang. So nasa 3 to 7% ang kinakain niya sa battery kada game. So ang next na lalaruin natin ay itong Mobile Legends. At ayan, punta tayo dito sa settings. Kung mapapansin nyo, hindi available ang ultra settings. Hanggang high settings lang tayo dito. Pero okay lang yun guys, dahil maganda naman na yung details ng high settings dito. Basta naka 60 FPS tayo. At ayan, ang pipiliin natin hero dito ay si Alucard. Dahil meron tayong magandang skin dito ni Alucard. Para makita nyo rin kung gaano kaganda yung animation dito sa cellphone natin. At same sa Wild Rift, hindi na natin kukunan yung buong game dito dahil umaabot ng 15 minutes yung kada laro natin. So, kunan na lang natin yung mga magagandang takedown natin, mga magagandang clash natin para makita nyo kung gaano ka-smooth yung gameplay natin dito. At ayan guys, patapos na yung ating laro. Hindi tayo naka-experience ng kahit anong FPS drop dito. At hindi ko rin ramdam yung init guys kung nag-overheat siya. Pero titignan natin sa ating phone temperature kung uminit na ba siya. Thank you.
yan dito sa phone temperature, 39.7. Ah, normal lang din yan guys. Tamang init lang yan. Hindi pa overheat yan guys. At punta na tayo dito sa susunod nating laro, itong Call of Duty Mobile. At yan, dito sa ating settings natin, graphics quality, very high, frame rate, max, at lahat ng nakakaganda ng graphics, naka-on lahat yan guys. VR mode graphics style natin, realistic, pero ang lalaroin lang natin dito guys ay multiplayer. Dahil mahirap guys maglaro ng Battle Royale habang binibidyohan itong screen display. So yan guys, sobrang smooth ng gameplay ng Call of Duty Mobile dito guys. Hindi tayo naka-experience ng lag or kahit anong FPS drop dito. After natin maglaro, tignan natin kung ano na yung temperature ng phone natin. Pero hindi ko pa rin random guys yung init dito sa phone. So kayang-kaya niya lahat ng laro guys tingin ko. Pero yung susunod natin yung Genshin Impact, doon tayo magkakaalaman. Dahil alam niyo naman guys, pag Genshin Impact, talaga nagiinit yung phone dyan. At ayan yung temperature natin matapos tayo maglaro. 40.0 degrees Celsius. So pwedeng-pwede pa rin yan guys, normal pa rin yan. Hindi pa rin yan sobrang init. At eto guys, punta na tayo dito sa ating huling etetest na laro. Etong Genshin Impact. Ayan guys, punta na tayo dito sa settings. Sa graphics, ayan guys, naka-high lahat yan. At 60 FPS. So tignan natin kung kakayanin niya tong Genshin Impact. At ayun guys, sobrang smooth ng gameplay dito ng Genshin Impact. After 2 minutes natin maglaro dito ng Genshin Impact, medyo umiinit na yung phone natin guys. At hindi lang medyo, talagang ramdam ko na pala yung init guys. Parang nilalagnat tong cellphone natin. At ayun guys, pagka umiinit na siya, nakakaroon na ng FPS drop. Pero hindi naman siya yung ganong kadalas. Paminsan-minsan lang. So tingin ko, pagka maglalaro kayo dito ng Genshin Impact at gusto nyo ng nakamax settings, kailangan nyo na dito gumamit ng phone cooler. Or maglaro kayo sa malamig na lugar, dapat naka-aircon kayo. O kasi guys, dito sa kwarto ko wala namang aircon, electric fan lang. Kaya mabilis tumaas yung temperature ng phone. Pero kung wala kayong aircon or wala rin kayong cooling phone pero gusto nyo maglaro ng matagal, babaan nyo na lang siguro yung settings para malaro nito ng matagal guys nang hindi nag-iinit yung phone nyo. So after natin maglaro ng mga 10 minutes, eto na yung ating phone temperature, 45 degrees Celsius. So talagang mainit siya guys. Pero dun sa Wild Rift, Mobile Legends at COD, hindi siya masyadong uminit. So masyado talagang mataas yung graphics nitong Genshin Impact. So yun guys, tapos na ang ating gaming test. Sobrang solid ng phone na to guys. Ang masasabi ko lang dito, ito yung legit na flagship phone killer ngayong 2020. So kung i-compare ko to sa main gaming phone ko na iPhone 11 Pro Max, hindi ko lang sila mapagtapat na dalawa dahil ang gamit kong vlogging cam ay itong iPhone 11 Pro Max. Pagdating sa gaming guys, kung kaya nito yung max settings, kayang-kaya din ito yung max settings. So same performance lang sila pagdating sa gaming. At pagdating naman sa camera, syempre lamang to guys.
Pero sulit na to guys para sa 18,000 pesos. Nakita nyo naman yung makakuha natin, napakalino ng camera niya. At pagdating naman sa screen display, ito ay naka-OLED at ito ay naka-IPS LCD. Siyempre, mas lamang tong OLED. Pero guys, this is a high quality IPS LCD screen. So, sa araw-araw ko na ginagamit tong dalawang phone na to guys, hindi ko na napapansin yung difference nitong OLED tsaka IPS LCD. So, sulit na to guys. Huwag nyo maliitin tong LCD screen nito dahil maganda yung screen niya. At pagdating naman sa battery life, ito ay 4,000 mAh battery at ito ay naka 5,000 mAh battery. So, sinubukan ko silang i-charge ng sabay from 10% to 100%. Ito ay inabot ng 1 hour at ito rin ay inabot ng 1 hour. So, parehas lang sila. Pero take note, this is 5,000 mAh at this is 4,000 mAh. So, mas malaking battery nito pero same lang sila ng charging time. Dahil ito nga guys ay naka 33 watts charger at naka turbo charge pa. So about naman dun guys, dun sa heating issue nito, kung nalaro nyo lang Wild Rift, Mobile Legends, Call of Duty, di na kayo magkakaproblema. Actually guys, ginamit ko to for streaming ng Wild Rift for 1 hour at hindi siya uminit guys. Pero kung gusto nyo talaga laruin yung Genshin Impact dito, ang marerecommend ko sa inyo na bilhin nyo ay itong Black Shark Fan Cooler. So, tinry ko na siya dito at hindi na umabot ng 45 degrees Celsius yung temperature natin. At abangan nyo guys sa next vlog ko, i-review ko kung gaano ka-effective tong phone cooler na to. So, overall guys, sobrang sulit ang phone na to. At kung gusto nyong bumili nito guys, ilalagay ko na lang sa baba yung link ng pinagbilang ko. At siya nga pala guys, pag bumili kayo nito, mayroon kayong libreng 6 months Netflix. So, sulit talaga to guys. So, salamat sa panonood at sana nakatulong to sa pagdesisyon kung bibili ba kayo nito o hindi. So, thank you. See you on my next vlog.